Good morning mga ka-auto! Kamusta kayo? So ngayong araw, magre-release tayo ng kababayan natin sa Pelilla. Ang kukunin nila, hinanapan ko sila ng magandang promo. Sabi ko, dito tayo. Dapat sa isang dealer yon, pero yun nga, mas maganda yung promo na nakita ko dito. So di ililipat natin dito. Ano tayo mga ka-auto? Syempre, kakampi nyo ako dito, sabi ko sa inyo. Pag kukuha kayo ng sasakyan, hahanapan ko kayo ng magandang promo. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakasubscribe naman po yung channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakasubscribe naman po ang channel namin. Then, samahan nyo kami ngayong araw. Samahan nyo kaming i-release yung unit na sinasabi ko. Thankful si client kasi natulungan ko sila. Yun nga, samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung unit na sinasabi ko. Let's go! Angas naman talaga nitong Fortuner na to. Ang presyo niya, Fortuner LTD 4x2 nga pala to mga ka-auto. Ang presyo niya is 2,385,000. Yun, 4x2 pa lang to ah. Yung 4x4 natin, mas mataas yung presyo. Tara, puntahan natin. Ang size ng gulong niya, ito, 265/60R18. 18 inch na yung sa isang gulong niya, Bridgestone yung brand ng gulong. Tapos punta naman tayo sa makina, saka sa ilaw. Yan, so check natin ang engine. Ganda ano, ang laki ng logo ng Toyota. Naka 360 camera to. Buksan na natin yung makina. 2.8 ang makina ng Fortuner LTD 4x2. Pero huwag kayo malilito mga ka-auto, 4x2 pa lang to, pero 2.8 yung makina niya. Ganun yung mga makina kasi ni Q at saka ni LTD. 2.8 pero 4x2 lang. Ang eksaktong displacement nito is 2,755 cc.
4-cylinder inline, 16-valve DOHC with variable nozzle turbo. Tapos, meron na siyang maximum output na 204 PS at 3,400 RPM. Meron na siyang maximum torque na 500 Newton meter at 1,600 to 2,800 RPM. Grabe ang lakas nun, 500 Newton meter, mga ka-auto. Direct injection, common rail ng mga Fortuner natin. Yun, punta naman tayo sa side. Pero ibaba natin ang technique. Pag dito mo siya binaba, yan, hindi mo siya basta-basta mabababa. Pero kung dito mo siya ibababa sa gitna, kahit isang kamay lang din, mababa mo siya. Yan. Yun yung technique para maisara natin ang Fortuner LTD natin. Meron tayong mga black fender dito, slim black fender dito sa side. Yan. Tapos, makikita natin dito yung 360 camera niya. Yan. So, pasukin natin. Nga pala, kung mapapansin nyo, si LTD 2-tone. Black yung roof, then yung body is body color. Smart entry system na rin ang Toyota Fortuner LTD natin. Yan. Ang ganda naman itong unit na to. Pero, yan, ito yung legroom natin. Yan, ganda ng interior. Sa airbags, teka, hindi nyo pa nakikita yung room height, eto. Pakita ko sa inyo ulit. In 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung room height. Mataas. So convenient, napaka-comfortable nitong Fortuner natin. Lahat ng Fortuner, ganun yung size. Pare-parehas lang ng size yan. Yan. Okay. Punta naman tayo sa airbags. 7 airbags ang meron tong unit na to. Isa sa passenger, isa sa driver, at isa sa knee. Dalawa sa curtain. Ayan. Ayan, SRS airbags. Ayan, dalawa sa curtain at dalawa sa side. Yon, so total of 7 airbags. JBL ang speaker. Ito, 9 speaker ang LTD natin. Yung Q ay 6 speaker lang. Ito yung tweeter. Yan, then ito, meron siyang red stitch dito. Leather yung armrest. Tapos leather yung sidings niya, color red. So punta naman tayo sa likod. Tignan natin ang passenger side. Yan. Ito may dalawang USB pala dito. Di ka na makikipag-agawan. Type-C. Yan. Di ka na makikipag-agawan sa unahan para lang makapag-charge. Yung kagandahan ng LTD, black yung ceiling niya. Yan. Color black, no? Hindi siya color. Yun yung kaiba niya sa ibang variant. Black yung ceiling. Tapos, ito yung air vent. Yan yung air vent. Ito sa dito. Meron tayong apat na grip assist. Isa, dalawa, pati sa driver meron. Tatlo, apat. Yan. Dito. Ang material na ginamit ay leather. Yun nga, leather with red stitch na may red na sidings. Yan. 60-40 yung hatian. 60 dito, 40 dito. Tapos may armrest pa to. Teka, check natin yung armrest. Ay, wait lang. Pero pakita ko muna yung legroom. Yan, ganito kaluwag oh. Ganito kaluwag ang Toyota Fortuner natin. Maluwag. So convenient, comfort. Yan, meron ng ganito kalaking legroom. Teka. Ito yung nag-division natin para sa paa. Ayan, may division siya. Ito, nagiging armrest to. Ayan, pakita ko sa inyo, naka-plastic lang kasi. Ayan.
Ayan, oh. Oh, ha? So, pwede siyang maging armrest. Ayan, oh. Oh, balik na natin ng agaw to. Para pag may tumingin na iba, eh, mas maganda nilang makikita. Kasi, ay, hindi ko pala napakita to. Ayan. Hindi ko pala napakita to. Ayan. Yung lagayan ng cup holder. Lagayan ng water. Ayan. So, meron ng armrest na yon ng cup holder. Malabas. Okay. So, punta tayo sa likod. One-touch tumble ito. One-touch tumble. Yan. Oh. Kasya pa ang tatlo dyan. Akitin natin. Yeah. Yan, mga ka-auto. Andito ako sa third row. Ito yung yan, leg room. Ito yung room height. Medyo maliit na. Siguro mga bata, kasyang-kasya dito. Pero kasi, yun nga, ang height ko, 5'7", mataba ako. Pero yung leg room, meron pang gantong konti na natira. Yan. So, diba? Angas naman itong Fortuner na to. Yan. Anyway, lahat ng Fortuner, pare-pares po ng sukat. Ayan, nasa third row pa rin ako. Bababa na ako, binaba ko na. Yan, may grip assist pala dito. Sorry, hindi ko nabanggit. So, total of 6 grip assist. O, diba? Kasi kinailangan ko siya eh. Nung bababa ako, naghanap ako ng hawakan. O, yun. Buti nakita ko tong grip assist. May grip assist din doon sa kabila. At may sariling air vent. Yan, para makita nyo yung amenities nyo na pwede nyo magamit dito sa Fortuner natin. Yun, so punta naman tayo sa likod. Yan, oh, kagandahan ng grip assist eh. Pwede kanyang i-assist talaga. Wait lang. Yan. Yan, ito yung roof rail natin. And sa likod, meron tayong mudguard dito. Mudguard din pala sa harap meron. Yan. Meron tayong integrated spoiler saka shark fin natin. Meron tayo 4 eye sensor, then yung badge na LED. Ayun. So paano nga ba natin ipapark? Paano nga ba natin ipapark ang Toyota Fortuner na to? Ano nga ba sukat niya? Ang overall length niya is 4,795 mm. Ang overall length niya. Ang width niya is 1,855 mm. Ang height niya is 1,835 mm. Ang wheelbase niya ay 2,745 mm. 6-speed automatic sequential ang Fortuner 4x2 LTD natin. So napakaganda. So puntahan naman natin ang driver side kung saan paborito ng lahat. Ayan, smart entry na rin. Pagpasok mo pa lang, eleganteng-elegante, makikita mo na itong lock and unlock ng window, ng door, saka yung foldable side mirror, ito. Pag pinindot mo yun, tutupi ang side mirror mo. Then, left and right na joystick. Yan, para magalaw mo yung side mirror mo. Yeah. Ang ganda naman talaga nitong Fortuner na to. Teka. Dito na ako sa driver side. So, andito na ako sa driver side, mga ka-auto. Papakita ko lang sa inyo yung adjust para makita natin. Tilt up and down. Yan. Then, telescopic up and telescopic forward backward. O, di ba? Yun, yun yung telescopic niya. Pakita ko sa inyo yung pinakang manibela. So, ito ang manibela ng Toyota Fortuner LTD. Leather with black finish dito. Tapos tandaan natin yung kaliwa, yung pindutan dito sa kaliwa ay para sa infotainment. So yung mga volume, voice command, call,
dito yon sa infotainment. Yung kanan, ito, para naman dito yon sa instrument cluster. Yan. Yan yung manubela niya. Yung infotainment natin, meron tayong 8-inch dito na touchscreen with Apple CarPlay at Android Auto. Sa aircon, meron tayong dual AC dito na pwede mong kontrolin yung aircon dito sa side mo, sa passenger at sa driver pwede. Yan, pwede mong pwedeng ikaw yung mag-control. Meron, oh. May ventilation din tayo na pwedeng painitin yung upuan mo. Yun yung function niya. Then meron tayo ditong wireless charger. Ayan, cup holder. Yan. Balik. Tignan natin kung paano siya binalik. Iyon. Then, ito yung shift gear natin. Sequential. Park, reverse, neutral, drive, plus, minus. Meron tayong eco mode, normal mode, sport mode, and traction control dito. Meron tayong malaking center console. Ayan. Meron tayong glove box dito. Lagayan ng dokumento. Then, ito yung lagayan ng water natin. Mamamaintain niya yung lamig, pero hindi siya mag-yellow. With cooling lang siya. Ang speakers natin is 9 speakers JBL. Balik ulit tayo sa manibela. Hindi ko na sabi, meron tayong paddle shift dito. Para pag long drive, pwede yung ito na yung gamitin mo. Hindi ka na magtatapak sa gasolina mo. Plus minus na lang. Meron tayong cruise control din dito. Ito. Isiset mo lang yan. Yan. Okay. So, ilaw. Yan. Yan. Yung automatic, ilagay mo lang sa auto. Pag dumaan ka sa tunnel, bubukas yung ilaw mo. Yan. Sa mirror naman, meron tayong auto beam. Pag nasisinaga ng ilaw, magdidim siya. Auto dim light. Sa lagay na sa salamin, ito. Room lamp, ito, napakagandang room lamp. Vanity side mirror, ito, may ilaw na rin. Sa driver, meron na rin, iilaw yan. Yan, oh, binuksan ko yung salamin, oh. Oh, sara natin. Oh, binuksan ulit natin. Diba? Ang cool. Ang cool, ang cool. Astig, grabe. Lipit itong fourth lunar na to. So mga ka-auto, malamang may mga nakalimutan ako katulad ng spare tire. Hindi ko nasabi kasi may client sa likod. So hindi ko na siya napakita. Marami pa yan, marami pa ako nakalimutan. I-comment nyo lang below, pag-usapan natin. Ang presyo nito is 2,538,000. Yung top of the line, syempre mas mahal, 2.5. Double check ko na lang, pero yung presyo niya. So yun mga ka-auto, tapos na nating ma-discuss yung engine, yung dimension, yung interior, yung exterior. Punta naman tayo sa safety. Ang safety features na meron nito, syempre yung camera 360, yung ABS, hill start assist, electronic brake distribution, at marami pang iba. Ipo-post ko ito yun, ilalagay natin dito. Tapos, ang presyo nito, sobrang init, pasensya na po. Ang presyo nito is 2,385,000. 4x2 pa lang to. Yung 4x4 natin, may mas mataas po yung presyo. Diba? So mga ka-auto, kung may question man kayo, yun pala, yung spare tire, di ko nasabi kasi may client sa likod. Nahiya naman ako na palisin si client. Siyempre, client is always right. Hindi ko lang siya mapalis kasi nga nag-vlog lang ako, siningit ko lang dito sa vlog natin. So pagpasensyaan nyo na kung di ko nabanggit yun. Kung marami yung di nabanggit, message nyo lang, pag-usapan natin, babalikan natin dito sa dealer na to at didiscuss ulit natin. So maraming salamat po mga ka-auto sa pagsama nyo sa amin sa araw na to, sa pagpanood nyo sa video na to. Kapag may question kayo, i-comment nyo lang below, then pag-usapan natin hanggang sa masagot ko yung mga question nyo. Message nyo lang din po kami sa Team Angeles sa page namin. Doon, mas mabilis kami makaka-reply sa mga inquiries nyo, sa mga quotations ang gusto nyo, isesend po namin agad. Toyota man yan or Hyundai, pwedeng-pwede. So maraming salamat mga ka-auto. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Sana nakatulong ito sa pag-design nyo, sa pagbili ng mga units. Message nyo lang din ako.
dun sa page namin, hanapin nyo lang po ako. Anyway, dalawa naman kami sasagot doon. Si mommy, si wife ko, saka ako ang sasagot sa page namin. So maraming salamat mga ka-auto. Sana hindi po kayo magsawa sa pagpanood sa amin. Sana po mas marami pang units yung i-vlog natin. Mas marami pang units yung panoorin nyo. Huwag nyo na rin pong i-skip yung ads. Malaking tulong po yon para sa amin. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Magkita-kita po tayo sa mga next na video. Kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like naman, paki-share. Paki-click na rin po yung subscribe button, yung bell button kung hindi pa kayo nakasubscribe para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. Maraming salamat po sa pagpanood. God bless po sa inyo lahat. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Bye!